Magandang araw po sa inyong lahat. Ang aming pangkat ay gumawa ng isang buod patungkol sa nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal na pinamagatang Nolle Me Tangere. Bakit nga ba isinulat ni Rizal ang nobelang Nolle Me Tangere? Ang Nolle Me Tangere ay isinulat ni Dr. Jose Rizal para maipakita at maipamulat sa mga Pilipino ang mga pang-aabuso na ginawa ng mga pare noong mga panahon ng Kastila. Ang akdang ito ni Rizal ay nangangahulugang Touch Me Not. Huwag mo akong salingin kung sa Pilipino. Ang titulo ng nobelang ito ay refleksyon ni Rizal sa mga pangyayari sa ating lipunan noong panahong nasakop tayo ng mga dayuhan. Upang mas lubos na maintindihan ang nobelang ito, narito ang maikling kabuuan o buod ng Nolle Me Tangere. Buod ng Nolle Me Tangere. Si Crisostomo Ibarra ay isang binatang Pilipino na pinag-aral ng kanyang ama sa bansang Europa. Pagkatapos mamalagi ng 7 taon noon, ay nagbalik ito sa Pilipinas. Dahil sa kanyang pagbabalik, naghandog si Kapitan Tiago ng isang salo-salo na kung saan ay dinaluhan ni na Padre Damaso, Padre Sibilia, Teniente Ibarra, Doña Victorina, at ng iilang mataas na tao sa lipunan ng Kastila. Sa hapunang ito ay hiniya ni Padre Damaso na kung saan isa siyang kura ng San Diego ang binata. Ngunit hindi na lamang niya ito pinansin at magalang na nagpaalam at nagdahilan na may mahalagang lalakari. Si Ibarra ay kasintahan ni Maria Clara. Siya ay kilala bilang anak ni Kapitan Tiago na isang mayamang taga-Binondo. Ang binata ay dumalaw sa dalaga kinabukasan. At sa kanilang pag-uulayaw, ay di nakaligtaang gunitain ang kanilang pagmamahalan simula pa sa kanilang pagkabata. Di nakaligtaang basahin muli ni Maria Clara ang mga liham ng binata sa kanya bago pa man ito mag-aral sa Europa. Bago tumungo si Ibarra sa San Diego, ay ipinagtapat sa kanya ni Teniente Ibarra ng Guardia Civil ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang amang si Don Rafael, ang mayamang asindero sa bayang iyon. Ayon sa Teniente, si Don Rafael ay pinaratangan ni Padre Damaso na erehe at bilibustero, gawa ng di niya pagsisimba at pangungumpisan. Nadagdagan pa ng isang pangyayari ang paratang na ito. Minsan ay may isang maniningil ng buwis na nakaaway ng isang batang mag-aral. Nakita ito ni Don Rafael at tinulungan ang bata. Nagalit ang kubrador at sila ang nagpanlaban. Sa kasamang palad ay tumama ang ulo ng Kastila sa isang bato na kanyang ikinamatay. Ay binintang ang pagkamatay na ito ng kubrador kay Don Rafael. Pinag-usig siya, nagsulputan ng kanyang mga lihim na kaaway at nagharap sa iba-ibang sakdan. Siya ay nabilanggo at nang malapit ng malutas ang usapin ay nagkasakit ang matanda at namatay sa bilangguan. Hindi pa rin nasiyahan si Padre Damaso sa pangyayaring iyon. Inutusan ang tagapaglibing na hukayin ang bangkay ni Don Rafael sa kinalilibingan nitong simenteryo para sa Katoliko at ibaon sa libingan ng mga Incheck. At dahil umuulan noon at sa kabigatan ng bangkay, ay ipinasya ng tagapaglibing na itapon na lamang ito sa lawa. Inalap ni Ibarra ang magiganti sa ginawa kabuktutang ito ni Padre Damaso at sa halip ay pinagpatuloy ang balak ng kanyang ama na magpatayo ng paralan. Sa pagdiriwa ng paglalagay ng unang bato ng paralan, ay kamuntik na mapatay si Ibarra kung hindi siya nailigtas ni Elias. Sa paglagpak ng bato, habang ito iniuhugos ay hindi si Ibarra ang nasawi, kundi ang taong binayaran ng lihim na kaaway ng binata. Sa panahaliyang inihandog ni Ibarra, pagkatapos ng pagbabasbas ay muling pinasaringan ni Padre Damaso ang binata. Dahil sa pangyayaring ito, itinuwalag o inexcommunion si Ibarra ng arsobispo ng Simbahang Katoliko Romano. Sinamantala ito ni Padre Damaso upang utusan si Kapitan Tiago na sirain ang kasunduan sa pagpapakasal ni na Ibarra at Maria Clara. Nais ng pari na ang mapangasawa ng dalaga ay si Linares na isang binatang Kastila na bagong dating sa Pilipinas. Dahil sa pagkatindak sa bumuhong bato, noong araw ng pagdiriwang, si Maria Clara ay nagkasakit at nagluba.
Dahil sa ipinadalang gamot ni Ibarra na siyang pinainom naman ni Sinang, gumaling agad ang dalaga. Ni Kapitan General ay napawalang bisa ang pagkakaeskomulgadon ni Ibarra at ipinasya ng arsobispo na muli siyang tanggapin sa simbahang Katoliko. Ngunit nagkataon noong sinalakay ng mga taong pinag-uusig ang kwartel ng sibil at ang napagbintangan na may kagagawan ay si Ibarra, kaya siya ay dinakip at ipinilanggo. Wala talagang kinalaman dito si Ibarra, sapagkat nang kausapin siya ni Elias upang pamunuan ang mga pinag-uusig ay tahasan siyang tumanggi. At sinabi, kailanman ay hindi siya maaaring mamuno sa mga taong kumakalaban sa bayan. Dahil dito ay napawalang bisa ang pintang kay Ibarra, sapagkat sa paglilitis na ginawa ay walang sinumang makapagsabi na siya ay kasabwat sa kaguluhang naganap. Subalit, ang sulat niya kay Maria Clara na napasakamay ng hukuman ang siyang ginawang sangkapan upang siya ay mapahamak. Nagkaroon ng handaan sa bahay ni Kapitan Tiago upang ipahayag ang kasunduang pagpapakasal ni Maria Clara kay Linares. At samantalang nagaganap ito ay ang pagtakas ni Ibarra sa bilangguan sa tulong ni Elias. Bago tuluyang tumakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Ibarrang magkausap sila ng lihim ni Maria Clara. Aniyay ipinagkaloob na niya rito ang kalayaan at sana'y lumigaya siya at tahimik na ang kalooban. Ipinaliwanag ni Maria Clara na ang liham ng kanyang iniingatan at siyang ginagamit sa hukuman ay nakuha sa kanya sa pamamagitan ng pagbabanta at pananakot. Ipinalit sa mga liham na ito ang dalawang liham na sinulat ng kanyang ina bago siya pinanganak. Nakuha ni Padre Salvi sa kumbento at dito nasasaad na ang tunay niyang ama ay si Padre Tamaso. Sinabi niya kay Ibarra na kaya siya ipapakasal kay Linares ay upang ipagtanggol ang karangalan ng kanyang ina. Subalit ang pag-ibig niya sa binata ay di magbabago kailanman. Samantala, tumakas si Ibarra sa tulong ni Elias. Sumakay sila ng bangka. Ipinahiga si Ibarra at tinabunan ng damo. At pagkatapos ay pinundo ng ilong pasig hanggang makarating sa lawan. Pating sa kaalaman ni Maria Clara na si Ibarra ay napatay ng mga sibil sa kanyang pagtakas. Ang dalaga'y nalungkot at nawala ng pag-asa, kaya't hiniling niya kay Padre Damaso na siya ipasok sa kumbento ng Santa Clara upang magmadre. Napilitang pumayag ang pari sapagkat tiyak ang sinabi ng dalaga na siya ay magpapakamatay kapag hindi pinagmadre. Noche Buena nang makarating si Elias sa maalamat na gubat ng mga Ibarra. Doon niya nakatagpo si Basilio at ina nitong wala ng buhay. Bago siya nalagutan ng hininga ay sinabi niya, mamamatay akong hindi nakikita ang pagbubukang liwayway ng aking bayan. Kung makakikita ay huwag sanang kalilimutan ang mga nangamatay dahil sa pagtanggol sa bayan.